para kay Selena. Grabe, nagsisilina pala to si Mariano. Ulat ka, no? Ulat ako, talagang kakaiba. Pang malakasan yan. Grabe din talaga yung early game capacity niyan. Kaya na nga, aggressive na nga. Ito na nga yung sinasabi nating labanan, mga kaibigan. Ayan na. Nako, ito na, mga kaibigan. Last and final game na to. Tingnan natin kung sino ang lalamang dito sa puntos point system natin. Pero this time around, nako, Shine Movers. Magandang pinapakita sa mga pang-veterano yung ano nila, yung lineup nila. Tsaka nakuha na naman yung cloth ni Mami Persian. Tama, tama. Napakahirap na kalaban talaga nun. Hindi mo pwedeng basta-basta maiwanan sa lane. Ayun na nga, tamang kwentuhan lang si Maria dun sa blue buff. Hop! Pero na-reset. Na-reset nila. Medyo mapayapa pa ang mga first few minutes natin dito sa Land of Dawn, mga kaibigan. Wala pa tayo nakikita masyadong action. Talagang pag game 3, ingat yung mga team, no? Oo. Kasi eto na to eh. Eto na yun. This is it, no? Bawal magkamali. Oops! Lang. Yun ang nagkamali. Such di kumama. Nag-lag yun. Ayan na nga, yung abisa laro, wala pa rin tinatamaan. Yun lang, yun ang mahirap doon. Alam mo, may nabalitaan ako. Si Lina daw, malalaman mo pag magaling, pag naka-first blood. Oo, pwede. Kasi, malakas talaga ang first blood. Kaso level 4 na nga dito si Pain and the Poly Star mo na yan na nga. Kaso mahuhook pa rin siya ni King Cosmos. Masasalba si Lina, tamang takas lang. Pain, wala. Walang follow-up. Grabe, walang follow-up na araw kay si Lina. Sayang. At ito na nga ang Raging Spellcasters. Ito na yung aggressive gameplay na sinasabi ko. Nag-i-invade na sila ng blue buff dito. Turtle resurrecting soon. Ito na, nako po. Oy, shoutout kay Kai Jing. Yan, may laban pa kami bukas. Wala yung laban. Secured na kayo. Top 3 na kayo eh. Ayan na nga, Pogi will go down. Esmeralda will get that first blood. Hinahabol na dito ni Pain si Mr. V. Tamang suntukan na mga kaibigan. Ah, walang buhay. Black will go down. Paano, pero Yurikid dance ako po. Bayad na bayad, Mr. V. Will gonna go down as well, mga bestie wap. Nako po, kasama niya doon si Grak. Patay sila, Pogi, patay din. Nako po. I think kukunin na nga nila dito si Dale. Kaya pa ba? Kaya pa ba kunin to? Hindi pa nilalabas si Marmiel. Ayan na, hello na. Kailan ka tatalon? Nope. Palyang talon. Pero na dyan pa si Pain for the follow-up. At ngayon, babagsak ka na nga. Pain with the killing spree. Walang kawala, mga kaibigan. Walang kawala. Nako po, 3-0 kagad in favor of Shiny Horse. Ganda na pinapakita nila this time around. Medyo aggressive na naman. Pero sa kabilang, pero katulad din ng game at game 2, aggressive talaga ang Shiny Horse. Lagi nang maging reactive lang ang spellcasters. No? Tama. Pag kami nangyayari, dun lang din sila gumapalap. Oh, mabisa laro, tatamaan na. Kape ka muna, King Cosmos with the hook. Medyo delikado dito si Mami Persian. Natayo na nga, pinatay na nga ni Pogi. Don't see Persian. No. Problemang malaki to para sa team Shiny Horse. I mean, sa Raging Spellcasters, pero at least nakakuha naman sila ng Abyssal Arrow. Tama. Connect. That's going to be the very first kill para sa kanila this time around sa game number 3. And ayun, 4 minutes na ang laban pero wala pa rin kumukuha ng turtle. Wala pa rin nagtatanggang kumansin sa turtle natin. Playing it safe pa rin talaga itong Raging Spellcasters. Oo, napansin ko nga din, hindi rin aggressive yung Grak. Tama nga, hindi rin na aggressive yung Grak. Sana napansin na. At ayun na nga, Hurricane Dance. Gagamitin dito ni Lex. Wala siyang kukuli, wala siyang mapipin down dyan. Persian still just farming. Bisan Arrow. Medyo tahimik yung silina natin. Oo, tamang chillax lang din mga best ko. Pero ito, tamang babasa na ng Tore. Pero disengage pain dito, trying to soul out pa rin niya. Napadash out din naman. Pero King Cosmos dito, nagkakitaan. Mga Bisan Arrow ni Maria, pachamba din talaga eh, no? Talagang bulalakaw na lang. Ginagawang bulalakaw na lang eh. Wala, yan namang walang tao. Pinapiface check niya na lang, no? Pinapiface check niya na lang yung ano. Yung Abyssal Arrow niya. Pero but still, si Selena, kahit hindi ganun makapag-farm, basta may mapatama siyang Abyssal Arrow in the game late game. Game-changing talaga. Oops, kukuli. Naku, yari ka Maria ngayon. Naku, Maria. Buti, hindi ka inultian. Walang Falling Star Moon. Ayan na nga, si Del. Nakikipagkabayuhan din dito. Lex, medyo matinuto ko. Mami Ron, the brink of death. At ayun na nga, pinatay na nga siya ni Bogey. Naku, yun ang masakit doon. Pero ito na yata ang ganti ng Raging Spellcasters this time around. Pero pinaproblema dito. Yung nga si Lina hindi makakuha ng pick-off, which is supposed to kailangan. Yeah, kailangan. Tamang, siguro, si Lunox na lang ang kukuha, ang pupunan sa pagkukulang dito sa kanilang top lane. Pero mababasag yata ang Tore sa top lane. Pero ito, apat na nga kumukumpul na. Pain, huhulihin kagat ka kay King Cosmos. Ayan na nga, Lunox, doing the damage here. Killing spin na, pinabagsak na ang kakayat. Pain, ikaw na din, mother shot down. Double kill for Lunox. Nako po, napagandang pinakita dito. Pero, well, sa nakikita natin, Raging Spellcasters bumabawi. Pero, uy! Grabe! Grabe yun! Pana! Patay! Kamahin mo! Op!
pa yun na nga, King Cosmos hindi tatamang unang hook. Person still alive at ayun, naambahan ni Frampo. Dinabugan ni Frampo. Dinabugan ni Frampo. Ulit ka, pero eto, blue buff naman dito. Kukunin na rin yung spellcasters mo. Ang makakahabol. Ano, eto na nga, eto na nga, aggression na hinahanap natin. Yung, ano, yung original gameplay talaga. At ayun na nga, na-hook, kaya nakakabanda. Lumabas at unstoppable na nga si Ate Mudexi. Grabe. Grabe naman. Ito na aggression. Lumalabas na dito. Lumalabas na. Lumalabas na ang pangil ng Raging Spellcasters talaga. Nanggigigil na. Pero sa top lane, tingnan nga natin si Lina napapakatas doon. Parang may kakibang nangyayari. Si Lina, ano lang. Death lane lang. Parang ibang galaw ni si Lina dito, no? Yan ang ano, si Lina ang de-aggressive. Lagi lang siya nasa top lane. Okay bagay, late game daw. Late game si Lina. Late game si Lina. Sabagay, wala ang offlane nila. Hindi, may ano sila, may Leo mode sila, no, na pwedeng mag-offlane. Pero sabi nga ni Dex, okay lang, dyan ka na lang. Bagay. Okay lang muna, lang ka lang. Ayan, tama! Okay na, huwi na dito. Mga kaibigan, papasok sa'yo, wala! Turn of skill pa yata, pero Lex at turn na buhay pa din. Ganda, ang pambaliktad doon. Anak ko, mamamatay na yung Akay doon. Hindi pa rin nila nabigyan ng isa. Tama, wala pa din. Wala pa din galos talaga. Ayun na nga mga Miro, on to the Mr. V, mga kaibigan, Tams will get that drop, mga kaibigan. Pinapabawi pa nila. Ito na nga, Pain. Ito na, naku po, pero sa bottom lane, nagkaka-1-on-1 lang din dito. Persian laban kay Data, lose Persian, trying to escape, pero naku po, may shield siya dito. Nilapag ang kanyang Blazing Duet, pero actually, hindi dapat inatrasan ni Dale yun, kasi wala pa naman yata ang Demon Hunters for this. Wala pa rin ang damage, pero mag-pin down dito ni Lex, at si Dale, tamang rat-rat na mga kaibigan. Dale, the lose will just mamba out on that one. Ay! Oh, ayun na nga. Kala ko yun sa Franco Lourdes combination naman. Uy, Bayer Valley wala. Ito na ako po. Torre na basag na lang din sa bottom lane. 5-6 ang score. 7-minute game time. Walang maganda pang nangyayari dito para sa Raging Spellcast. Kasi nakikita ko, reactive lang talaga sila. Pag may pag tinulak mo sila, doon lang sila papalag. Pero pag di mo sila pinansin, hindi ka sila mamamansin. Kumbaga sila yung kaklase mong malaki. Pero Hindi bully. Pero alam pinalagan mo, alam mo may arit. Oo. Pagka pumalag, talagang mambubugbog. Oo. Pero hanggat di mo kinukulit, di rin sila mamukulit. Tama. Pero tutusin dat na sa kanilang aggression. Tama. They have Grok, they have Selena, they have Lunox. Sa early game, napakasasakit niyan. Pero hindi lang naman maximize. Tulad niyan, Selena lang naman. Kung push lang sa top lane, kailangan siya dito. Mami, wild charge ka doon. Ayun na nga. Pain, mukhang tapos sa cut-off. Hello, napapasukin dito ang lahat. Ayan na nga, napindot pa si Mr. V dito. Leomord, kumakabahay na lang dito. Tama, kabahay na lang. Double kill na as the Esmeralda will go down. Hello na, mukhang hahabulin pa nila. Nako po, ayun na naman. Sa top lane, nabigyan na naman din ang Claude dito. Parang nag-iba ang galaw bigla ng Claude. Napapatay na dun. Biglaan. Pero 5-10 ang score. Raging Spellcasters is doing it. They now have the control against the lanes. Daming torre. Tatlong torre na, apat na torre na ang nababasag dito ng Raging Spellcasters. At isa pa lang ang nababasag ng Shining Horse. Up, na-pin down ko ito si Mr. Pogi, pero wala, hindi sapat ang follow-up by Snake, but no! Hello, napapasok doon, papalik pa rin ang Lunox. Game Cosmos running for his dear life here. Wala na, okay na yun. Okay na pala yung pick-off na yun. Grabe. Okay na yun. Core yung nakuha nila eh. Core yung nakuha nila. Ito na. Ayan si Fading na natin. Magari ka saan ka pumunta, pero si Fading dito na ikipag-ulitan lang. Nako, pinagbigbigyan pa nga ng shield. Pero yun na, kinagat na si Evid Lion. Pero bali wala, may think out lang yung mapala. Pain dito na ipagdulitan din. Nako po, papalag pa ba? Alex, sa turn na. With an invisibility, pero may Hurricane Dance naman pala. Nako, ang ganda ng pagka-wall ng Grok. Patay siya! Nako po, pero gusto pa yata, Mr. V. Eto na, nako po, salamat sa wall mo. Kasi naipit dun. Si Selena. Oo, na dun na, naipit. Naipit. Grabe, napasama pa nga yung wall nung kakampi niya, no? Dun lang nadali. Kumbaga, ito talagang ano eh, parang in terms of matchup, walang lamang eh. Okay, sa pananaw natin, in paper, medyo lamang siguro itong Raging Spellcaster. Pero sa nangyayari talagang... Hindi pwedeng biruin eh, ang Shiny Hookers. Oo. Pagkakinanti mo, talagang magbibitaw din. Eh, baka mukha iguguna yata ni Dave si Pain. Oh, hindi pa rin. Pero Mr. V, tamang follow-up talaga dito. Susundan yan si Pain. Ayan na nga, Falling Star Moon pa pala yun. Mamba out, Lex will pin down this King Cosmos. Ayan na nga, Deldalus Swap. Wala pa rin. Talagang grabe. Grabe din sa disiplina tong dalawang team na to. Oo. Tamang ano muna to. Tamang... Kung hindi kaya, huwag na ipilit. Oo, kumbaga, walang reckless gumalaw. Oo, walang reckless gumalaw. Pag nagka-error ka dito, talo eh. Oo. Dikit ang laban. No?
Oh, pag umabot ng late game, Claude, pwede. Claude, pwede. Pero hindi Claude pa rin kanina. Pwedeng biruin yung Lunox at Leomord dyan. Kahit paano, may mapapalag pa rin naman yun. Oo. Pero so far, so good. What we see is what we see. Higit ang laban. Higit ang laban, mga bestie buff. So, eto na nga, si Deldalus pinapasok na si Elona. Mami Ro, ikaw pala ang target. Kakabayuhin ka. Tamo saan ka pupunta. Hurricane Dad, sasalbahin dito. Mr. B will be pinned down. Nope, nope. Pain. Nag-aabang lang na tama, Chepo. Pogi, rumaratrap ka dito. Oh, Elona! Dodges 2, mga kaibigan. Psycho Ball talaga, mga kaibigan. Pero ito, patay lang din naman siya. Naging trade pa nga, mga kaibigan. Mr. B, trying to escape. Medyo nakakalito lang. Pero ito, Grock, patay doon sa kabilang banda. Dexy against 2. Papalag 2, mga kaibigan. Kapangawin ang Esosol. Grabe naman yung Lunox doon. Win na, ni-hit ng si Claude. Ng micro pa. Pero ito, sa kabilang banda. At yung arrow, tumama kay Pain. Pero disengage na lang din. Bottom lane na, oh, depensa lang para kay Lex, pero Pain. Falling Star will be used by Pain. Pain still chasing for this Deldalus. Leomord, dali ka dito. Hali ka dito. Sabi ni Pain, wala kang kawala. Pero nandyan na ang kabayan ni Del. Tingnan natin, makakatakas pa. Kaya bang patamahin ang abisal araw ni Maria to? Maria, nasa nang iyong abisal araw? malayo sa katotohanan. Medyo delay, malayo sa katotohanan. Ang araw na tumama, na-delay siya ng konti dun. Na-delay na konti. Pero we'll see dito natin. 9-12 ang score rating spellcaster. Medyo malayang problema para sa nila. Nasa kanila early, pero hindi nilang kung paano tatapusin ang laro. Nasa kanila ang bola kanina. Pero yung nga lang, little by little, nakakabawi ang shiny. Ngayon talagang ano eh. One error talaga. One mistake, you die dito. Nagyari ka na naman, Mr. B. Mr. B, syempre may wild charge yan papalayo. Pero in terms of push na naman, ganun ulit. Lamang talaga, Raging Spellcasters talaga mahusay sa objectives, no? Palyang hook negate, mga kaibigan. Ito na nga si Mami Ro with that yo-yo. Pain with the Falling Star, oh! Papasok with lahat! Ali, kayo dito! Persian with the Blazing to Wet. Ngunit wala tatamaan. Si dito yata, mga kaibigan. Running out of life. Pero si Pain nangungulit ng angalabit. Pero patay din naman si Lex sa Terra 4. At trade 1-on-1 lang. Pero yun nga lang, nadamay din dito si King Cosmos. Mukhang damay din yata si Daedalus. Namumulis pa. Pero yung arrow dito ni Selena, hindi naman nag-connect. Double kill para ay Pain. Naupo, ito na yata ang pagkakataon ng Shiny Hookers para makaganti at balik na rin ang pagkakataon ng Raging Spellcaster. Tama, TP lang sa base. Pero mukhang nag-reset ang kanyang shield. Tawang Tori na lang din, Mr. B dito. Galing pa sa likod. Pak! O, di rin tumama. Medyo, feeling ko yung Selena ni Ate Maria, hindi masyado worth it. Yeah. Kumpara sa hero niya nangyayang kanina. Kasi yung arrow niya, baka mga dalabays ko palang nakita ang tumama eh. Actually, ibang-iba yung game. Kung na-utilize lang talaga, na-maximize yung potential ni Selena. Selena, oo. Lalo sa early. Yun! Hook! Na naman dito, sabay kain. Tumama yung para. Yun lang. Narinig ka. Kung na-utilize lang talaga, kung na-maximize nila yung potential ni Selena, it would have been different para sa feeling ko din, feeling ko din. Ang daming mga pagkakataon na pwedeng makapatay sila dito. Tama. Kung tumatama ang arrow. Pero this time, hindi naman napapatagal. Kasi meron naman silang Leomord, Grock, at saka Franco. Pero I think it's not looking so good para sa Raging Spellcasters dito dahil si Pain ay nagwawala na din. Pero Leomord, hindi pa rin papatalo. Kakabayuhin lahat yan. Pasan ko ang daigdig, but Pain is just too strong para kay Leomord ngayon. At ayan na nga, inubusan na. Hindi na nawawala ng buhay to si Pain. Grabe, puting-puting. Grabe na nga, Persian at Japan, Blazing Kuweta. Habulin pa si Del. Del, saan ka pupunta? Ayan na nga, ayan na nga, babagsak na nga doon si Lex. Hindi na naman tumama ang araw, pero Persian dito nagungulit. Nakaalabit yun ang double kill para kay Tildalus. Talagang sagutan lang ang dalawang team, mga kaibigan. 13-17, pero si Maria running out of flight tower dive para kay Pain. Patay din at stoppable para sa kanya. Last man standing si Pain sana doon kung tutusin. Pero here comes sa Alligator, Mami Rowie with his Tamus. Initiate retreat! Bakit talaga sumusuko ang Raging Spellcasters? Papalag. Kahit gano'ng kahirap, igagapang namin yan ng panalo ng team. Actually, sa situation naman talaga, labanan na lang talaga ng team fight eh. In terms of items, pare-pareho na lang yan eh. In terms of tower push, pareho na din.
At ayun na nga, mukhang huhulihin dito si Payne. It's 3v1, mga kaibigan. But Payne, grabe pa rin ang shield dito. Kung makikita nyo, King Cosmos medyo dinudugo dito kay Payne. Hindi enough ang damage sila para mapatumba to si Payne. But no, Pogi papasok with the hook up. Ayun na nga, Winter Truncheon gagamitin na. Elona nandyan na to follow up this situation, mga kaibigan. Payne doing a lot of damage. Elona papasok na rin. Oh my goodness, hindi talaga mapigilan to si Payne. But ayun, kinagat na nga. Hindi pa rin enough ang damage, mga kaibigan. Pogi mukhang mapapabagsak na dito si Payne. Ayun na nga, Elona papasok na naman. Elona will go down. At ayun na nga, it's a 3. Ooh, Mami Rui dito. Daotamus patay din. Double kill para kay Daedalus. Pero medyo nalit lang ng konti ang Hurricane Dance. At least meron pa din. King Cosmos dito. Running out of life. Pero ipaglaban that arrow. Ayun ang hinihintay namin, mga kaibigan. Last man standing si Persian. Lord is open up for grab. Pwede nga nila itong kunin. Disengage pero with Persian. Pero Del, hindi yata. Kalimutan mo na yan. Kalimutan ako po. Hindi na naman tumama. Kalimutan nyo na yan. Dagdag Lord na lang. Oo, sayang oras. Oo, sayang. Yung abyssal arrow na pa, yun yung mga crucial moments sa kung mapatama mo talaga. May kalalagyan. Kalalagyan. Pero dati, di na nila kinulit yung ano. Yung crucial sila. No, nag-buy time lang yung flood doon eh. Oo. Kinalimutan na nila yun. Galit-galit na Lord na lang. Ito na. Sobrang opening na yun kasi nagkamali na yung ano. Nagkamali na yung shiny hoopers doon. Pero I don't think nagkamali naman sila dahil makukuha pa rin nila ang level 2 Lord. And that will give them a great momentum para sa game na to. Level 2 Lord. Hindi, level 1 Lord pa lang. Level 1 Lord pa lang. Boost to raging spellcasters. Madali lang yung matipensahan niyan. Unang Lord pa lang. Pero at least yung all 3 lanes magpe-pressure dito. Nang, Ayan na nga, Lexi Turner na mukhang mauhuli. Mapipin down to si King Cosmos. King Cosmos barely living here. Mapapabagsak na ni Claude. Claude, rumaratrat na dito, but Daedalus makikipagkabay yun, Blazing the Wind, kinahin nito eh. Tamos will get that Claude, ah, Leomord down, ayun na nga, Lunox, mapapatay pa itong Akai, palitan lang kung palitan, pero Esmeralda is doing a lot of damage here. Yun, di ba, may mga pakyot lang nabi sa laro si Serena. Bakit, parang tamang ano lang, parang pinosplay lang yung kanta. Na-postplay lang yung kanta. Wait lang. Ah, yun nga lang, may touring kapalit. Ayun. So, apat ang napatay sa King Spellcasters. Still, medyo okay pa rin. I would say, pero sayang, no, yun na sana eh, na-maximize sana ang capability nila dun. Tama, Nagpa-wipe out pa sila ng apat. So, dapat nag-ano sila, nag-disiplina ulit sila eh. Yun, tama, nawalan sila ng disiplina dun. Dapat dinis-engage sila at asahan nila na yung bola eh. Tama. Pinasa na sa'yo eh, i-aaliyok mo na lang, kaso sinablay mo pa, napasa pa sa alaban. Nagpa-steal ka pa. Sayang, pero bawi, kaya yan. Dikit lang din naman ang laban. Ito ang pinagusto namin, guys. 2.6k viewers, pabuti niya ng 4k, apat na skin ang pamimigay ko. Pero pag di tayo mabot ng 4k, dalawang skin lang, ha? Okay, share nyo sa mga Mobile Legends groups. Ayan, sa mga timeline niya, pabuti, para masali kayo ng free skin. Ito na yung mga laban na one hit, you die. Ito lang ng share, one hit, you die. One mistake, you die. Nako. At dito na importante yung mga ano, invisible na item. Actually, hindi pa nga siya na-utilize ngayon. Sobra-sobra. Sa rank game. Pero hindi ko alam ganitong MPL kung ano. Kami nung sa The Nationals, binag-utilize namin. Na-utilize sa maayos. Ganda yun talagang pinapabuo sa support namin. Tinatanong niya. Kasi pang late game yun eh. Oo, tama. Para ka nang nag-boost dun eh. Di ba? Para ka nang nag-boost dun. Exactly. Pero yun naman, ayan na, nag-aambahan na, tamang hawakan na lang ng tenga dito ang nangyayari. Sino kaya ang huling bibigay? Lex, mauhuli ba the Hurricane Dance? Ayan na, tamang takas ang Bamba out, but the Luna with a lot of damage there. Papasok na nga ito si Mami Ro, mukhang mauhuli. Nope, napakasungunat ang lahat. Pena ito naman! Ka dito, mga kaibigan, pero yung Blazing 2 with na-cancel! Ang ganda naman na hook din dito ni King Cosmos, mga bestie. Wapo lang napatay dito sa Shiny Hookers. Ngayon pa lang, Mami Ro has been taken down. That's Tamus, 1-for-1 trade lang. Grok, patay din naman. Pero sa bottom lane, depensa Marino pa rin para sa raiding spellcaster. Tikit pa rin ang boxing, mga bestie. Wapo. Naupo. Walang gustong bumitaw talaga. Walang nagpapa-wipe out. Tama na yung 1-for-1 trade, pero pagka nagkaroon ng mga 2-for-2 trade, 3-for-3, dyan na magkakaalaman. Na, clutch place na to, clutch place tama, na. Tama. Actually at this point yung mga hero talaga to ng Outriders yung Claude at yung Leomord. Oo, tama. Yan yung mga grabe na din talaga yung DPS. Oo, Claude at Leo dito. Tsaka yung ano, game changing pana, yung hinihintay natin. Game changing pana. Kahit isa lang. Ang mapana mo lang kahit Claude sa pool yan. Iyak yan. Iyak yan. O di kaya yung game-changing hook or pana kahit alin doon. Pero isa lang sa Selena. Shoot pati pato, panigurado.
Ayan na nga, magti-20 minutes na ang ating laban at 21-23 ang ating score. Napakainit talaga ng laban natin between the Shiny Hookers at ng Raging Spellcasters. Ito na. Oh, grabe. Wala talagang gustong bumitaw. Pero ang ganda rin ang ginagawa dito ng Shiny Hookers dahil yung pressure talaga nila sa lane. Hindi nila binibitawan. Tinutuloy din nila. Pero yung top lane, walang dumidepensa sa yung wave clear. Pero yun na nga, eh, Lord ang tatambayan dito. Lord, resurrecting soon. May Lord na. Yan, Jay, dito na ang final battle of the game, mga kaibigan. Initiate retreat. Ito na. Ito na, last clash na natin to. Yata dito King Cosmos. Naipit with the Hurricane Dash pero wala nang ulti yan. King Cosmos dapat click out pa. Naupo pa pala din mga bitch. Mapirasa ng damage output dito ng Raging Spellcasters. Pongi ba't nirang hold out patay siya. Ibigan damay din yata dito ang Grok Run. Yung 1-5 na double kill para kay Pain. Ito na ang pagkakataon ng Shiny Hookers para makapag-Lord tatlo ang patay sa Raging Spellcasters. Grabe yun. Narealize sila na kulang. Hindi nakaposition ng tama. Item check direct habang naglo-lord. Leomord dito, hindi yata papayag. Mukhang tatry, stilis! Makukuha pa ni Del ang Lord na tamang disengage na. Makukuha pa si Mami Ro, mapapatay. Del Dalus is doing a lot of work here in this game, mga kaibigan. Nakikipagwala na ang double kill pa. Naupo! Grabe naman to si Del! Iba, hindi pa tapos ang boxing. Papalag talagang tunay ang Raging Spellcasters. Papabugbog pero di papatalo. Ayan ang item, halos lock item na lahat. Hindi papayag si Kuya Dane. Grabe. Medyo may kutob na akong masistit niya yung Lord na yun eh. Pero hindi ko alam na may execute niya ng tama talaga. Grabe. Clip niyo yun mga bestie wap. Napakagandang moment. Kala mo matatalo ng Raging Spellcasters pero hindi pa rin pumupurpa sa kanila. Nakuha yung level. Totoo siya sabi ko, bilog ang ML. Bilog. Bilog. Bilog ng ML. Tama. Bilog ang ML. Pero ito, 1-on-1 sa dalawa, mga kaibigan, nakapatay pa ng isa. Pero naupo, Dale Dalus, dito, mandadamay na nga talaga. Pero napag-EP si Lex. Yan na nga, Pogi, papasok pa, mga first hand malulusaw. Pero may immortality pa, nandyan na nga. Ito, Pain will be taking in a lot of damage from Maria and the gang, mga kaibigan. Ayan, medyo cute ang damage natin na bisa laro, hindi na naman tatama. Pain makakatakas lang as the level 2 Lord pushes to their base, mga kaibigan. Ito na ang chance sa Raging Spellcasters para makabawi. Pogi, dealing a lot of damage here. Pain will still be able to live in this game. Pero ito si Leomord kasama na ang Barbell na kanyang best friend na kabayo. Pero ito na ang one judge naman para kay Mr. V. Naupo, Mami Rowi dito with her Tamus. Patay pa. Elo na mga madadamay din yata. Saan ka pupunta? Mega kill pa. Raging Spellcasters kumakatok na sa pagkapanalo. Ito na, buksan nyo. Papasukin ang pinto. Ayan na nga mga kaibigan. Lex doing his best last line of defense na lang dito. Shutdown pa. Ayan na nga mga kaibigan. Ito na, Hurricane Dash dinawa pala, pero naupo pa pala. Maria, patay pa din, pero ito na, naupo. Final wave na, Raging Spellcasters, mabawi na nga. Persian patay din. Tower na dito! Raging Spellcasters will take the game 3 of the series. Naupo, 2-1 ang score in favor of Raging Spellcasters. Kausapin natin ngayon ang Spellcasters.